What's up, mga boss? It's me again. Welcome back to my another video, mga bossing. At for today's video, mag-unbox tayo ng H&J helmet. Yung bagong labas nila ngayon, mga boss. Ito na, mga boss. Ang bagong labas ng H&J helmets. Yan. So, bago natin i-unbox to, pasok muna natin ng intro, mga boss. Ayan na nga mga boss, no? Hindi na natin 'to papatagalin. So, i-unbox na natin 'tong bagong labas ng H&J helmets. So, makikita nyo, box pa lang mga boss, panalong-panalo na. Ayan. Sa box pa lang. Hindi ka na tinipid ng H&J. Ayan. So, buksan na natin mga bossing. So, what's inside the box is, yan. Nakita nyo agad nakapasok siya sa helmet bag, mga bossing. Siya nga pala, ang model nito is, 879 H&J Full Face Glossy Black, mga boss. Ayan siya. Glossy Black. So, ayan. Ito yung helmet. So, napansin ko dito, mga boss, maganda na yung tela nila. Yung pagka, yung tela ng bag, maganda na talaga. Ayan. So, makikita mo yung bagong design, bagong logo ng H&J. Ayan. Mga bossing. H&J helmet. So, buksan na natin. Ayan. Ayan yung bagong H&J mga boss full face helmet. Ayan siya. So kung mapapansin nyo, medyo may kahawig tong shell na to. Yung Kite KYT NFR. Ayan. Halos pareho sila ng shell at design mga bossing. So clear lens siya mga boss. Clear lens. Ayan. At nandito yung angatan niya sa harapan. Ayan. So, dual visor na siya. Ayan siya. Nandito yung switch niya, mga boss. Ayan. So, parang matibay naman. Ayan. Ayan. Matibay naman yung dual visor niya, mga boss. So, try natin alug-alugin. Kasi minsan, yung dual visor na ibang mga helmet, pag konting alog lang, natatanggal na lalaglag na agad yung dual visor. So, test na natin tong H&J helmet. So, hindi siya naaalog or hindi siya nabababa, bumababa yung dual visor niya. So, good thing is maganda tong model na tong ginawa nila. So, hindi na basta-basta na huhulog yung dual visor niya. Kasi yung ibang model ng H&J na dual visor, nalalaglag kahit hindi mo siya pindutin dito sa switch. So, medyo malambot yung ano niya. Hindi tulad sa ibang brand na matigas talaga siya pag ibababa at iaangat yung ano, dual visor. So, yan. Punta naman tayo sa air vent niya.
So, yung air vent niya is nandito sa harapan, mga boss. Ayan. Meron dito sa kabila. Tapos, yung labasan ng sa, ito, nandito sa likod, yung labasan niya ng hangin. Ayan, nandito. Ayan. So, maganda yung pagka-spoiler niya. Masyadong aggressive din ang look niya. Ayan. So, mapapansin nyo, merong logo. Bagong logo ng H&J dito. Tapos, DOT na siya. DOT approved. Tapos, BPS. Sticker na rin, mga boss. At dumaan to sa product and safety. Na standard talaga tong helmet na to. So, ang size nito is large size, mga bossing. Yan. Ito man tayo sa harap na air vent niya. Andito. Yan. Tapos, sa foam na rin. Check na rin natin yung foam niya. So, ito yung foam ng H&J 879, mga boss. Ayan siya. So, makapal yung foam niya. Ayan. Almost 1 inch na rin. Sobra. Ayan. Tapos napansin ko, may pagka-leather din yung linings nito. Ito, leather na to. Tapos makikita nyo yung pahi niya. Malinis. Malinis na malinis, mga boss. Tapos yung maganda dito, meron na rin siya dito sa chin. Ayan. Yung ano ko lang dito is kung gagamit ka ng telesin mount, wala kang lagayan dito sa ilalim. Kasi kadalasan ng mga helmet, meron ditong butas dito. Kung ikaw ay nagbabalak mag-moto vlog din. Check natin kung removable po ba itong H&J helmet. So yun, natatanggal din siya, mga bossing. Removable foam din siya. So ayan, yung foam niya medyo matigas. So possible medyo matagal to maglambot. Ayan, or numimpis, magnipis. Ayan. Ayan siya. Check na rin natin sa loob kung intercom ready ba tong helmet na to. So yun, napansin ko, intercom ready na rin siya, mga boss. Pwede nyo siyang lagyan ng speaker. Ayan o, may butas siya dito. Ayan, kung nakikita nyo dyan sa camera. Ayan. So pwedeng-pwede nyo na siya lagyan ng intercom. Bluetooth speaker, kumbaga. So balik na natin to. Siya nga pala ang range or price nitong helmet na to is nasa 2,150. Ayan. So, sa halagang 2,150, so, panalong-panalo ka na dito, mga boss. So, hindi ka natalo dito sa helmet na to. Ayan. O, diba? Matigas yung shell nito. Panalong-panalo ka dito, mga boss. Ayan. So, may mga ibang kulay pala siya nito. Merong pink, merong white, blue, meron din. So, pakita ko sa inyo yung ibang design na to ng H&J 879 full face helmet ng H&J. So, ayan. Meron din siyang pink. O, diba? Matte pink siya, mga boss. Ayan. O, diba? Mas maangas din yung pink na to, yung pagka-matte niya. Ayan. Tapos meron din ako ditong white. White. O, diba? Matte white or black combination. Ayan siya. Try na rin natin isukat kung fit ba sa atin itong large size na to. So, ayan, susukat na natin, mga boss, kung sakto ba sa atin yung large. So, kadalasan large size tayo sa helmet. So, ayan, saktong-sakto lang sa atin yung large size, mga bossing. Ayan, ipit yung ano natin. So, hindi siya maalog.
So, ikot lang tayo. Pakita ko sa inyo kung gaano kaganda. So, ayan. Ayos ba? So, ayan. Kung bago ka lang sa channel ko, mga bossing, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-like na rin at share na rin kayo sa mga friend nyo ng video na to para makita nila kung gaano kalupit na yung mga bagong labas ng H&J. So, ayan. So, shoutout din sa mga subscribers natin dyan. At maraming salamat sa patuloy na panonood sa ating mga video, moto vlogs, at mga helmet review natin. So, abangan nyo pa yung mga helmet review ko at marami pa tayong i-reveal ng mga bagong labas ng H&J at Zebra helmet, LS2 meron din, Evo, yan. So, rise up sa inyong lahat mga bossing, peace out!